Pinatutupad na ng Philippine General Hospital ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa ospital bilang pag-iingat sa COVID-19. Ito'y matapos sumipa ang daily average cases sa bansa nitong nakaraang linggo. May detalye si Mark Fetalco. Suportado ng ating mga kababayan ang pagbabalik ng mandatory na pagsuot ng face mask sa Philippine General Hospital. Kasi po, tumataas po ngayon yung cases ng respiratory illnesses. Especially po sa akin, sa part ko po na duty po ako sa hospital, I can attest po na tumataas po yung sales namin ng antibiotics. So, bilang protection po sa mga tao, okay lang po sa akin, ibalik ang face mask. Yung mga sakit kasi sa hospital, lalo sa hospital, maraming sakit ng kalat doon. Kaya kailangan na talaga natin ng face mask. Si Milagros na isang cancer patient sa PGH, nakasanayan na rin magsuot ng face mask bago pumasok ng ospital. Kahit naman hindi pa tupad, tagang ginagawa ko na ito mula na nagka-pandemic eh. Saka mahirap din eh. Baka magkaroon pa din ako ng COVID pag nagkataon eh. Sa inilabas na abiso ng PGH, obligado na muli magsuot ng face mask ang lahat ng medical personnel, pasyente, at mga kamag-anak na bibisita sa ospital. Hanggat maari ay surgical mask ang inirerekomendang suotin sa lahat ng sulok ng PGH. Ayon kay PGH spokesperson Jonas Del Rosario, hakbang nila ito para maiwasan ang hawaan sa harap ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Siyempre, marami pong taong pumapasok sa PGH, mga kung ano-ano po ang kanilang mga rason. No? Meron po, siyempre, marami po doon. Merong mga kamag-anak na may sakit. Meron din pong mga ibang nakikipag-transaction sa PGH. Yun po, kailangan din po nilang magsuot ng mask kahit hindi po sila pupunta sa mga ward. Ang mask mandate na ipinatupad ng PGH ay kasunod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa noong nakaraang linggo. Ayon sa Department of Health, mahigit 1,800 na mga bagong kaso ng COVID ang naitala mula December 5 hanggang 11. Katumbas ito ng 260 daily average cases at 36% na mas mataas kumpara sa sinundang linggo. Sa PGH, 8 sa mga naka-admit na pasyente ang nagpositibo sa COVID-19. 6 dito ay mga bata. Yung pong 2 adults, mild lang po, ang tawag po namin ay incidental COVID. Sila po ay na-admit sa PGH primarily sa ibang sakit. Meron po silang comorbidity, pero nag-test po silang positive sa COVID. Doon naman po sa pedia, may 2 po doon na severe cases ng COVID pneumonia. At yung pong natitirang 4, yung iba naman po ay mild to moderate lang. Ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, paalala ng Department of Health sa publiko, huwag pa rin magpakakampante lalo't na rin pa rin ang banta ng COVID-19. Mark Fetalco para sa Bayan.